Iyon na, mga bayaw. Ito po, no, ito pa yung ano, no, latag ni Global Craze, no? Dito yan, no, sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. So, marami silang mga ano rito, mga lumang stock. Pero bago to, hindi po to second hand, no? Tatanong lang natin kung ano yung mga ano, mga presyuhan nito. Gaya dito, Stella, yung mga ganitong mga handlebar nyo, magkano itong mga ganito? May HC. 450 ang isa. No? Pagka ano, maramihan, mas mababa pa. O yan, pagka wholesale daw, 350. Retail, 450. Sa mga pedal, Stella, ng mga plastic. Plastic, 30 pesos ang isa o pares? Pares na, 30 pesos daw. Okay, sa mga ano. Dito naman, sa mga hub na ganito. Mga bakal, 200 pares. Ah, isa-isa lang yan, oh. 200 ang isa. Depende sa itsura daw. Ito, ganun din, mga hub din. Sama-sama na yan. Ito. Ito. Ayan, 300 daw pag pares na ganyan, no? Kayo na lang daw mamili, no? Tapos sa mga hub na ganito, ste, may mga pang fat bike, may quick release. Pag quick release, 500. Pagka kaset, parehas lang, okay? Tapos yung mga pang ano naman, mga ganito, pang fat bike, 900. Okay, so ayan ha, marami dito mga hub. So mga nag-ipa-price range to ng 500 pataas. Okay, dito no, sa mga hub na to. Ayan, ayan, ganyan. Pumili na kayo. Ito, may mga Shimano pa oh. So pumili na lang kayo dyan. 500. O dito, sa mga ano naman, crank na mga bakalin, na mga 3x, magkano naman ang isa? 200 na lang daw. Tapos marami silang seat post dito. No, puro bago to. Kaya lang mga old stock na. So may alloy, may bakal, halo-halo na. Stilo, magkano? Ayan, 200 na lang daw bawat isa, no. Kung naghahanap kayo ng seat post, marami dito. Ayan, no. Meron pa ditong mga ano. Ayan, no. Bandit, 'di ba? May Truba tip stilo. Ayan, no. Marami. So 200 na lang daw ang isa. To, meron pang ano. Telescopic ko ng Atomic. Oh, ayan. Meron pa silang ano rito, Rider. Oh, ayan, mga seat post na alloy. Marami, hukayin niyo lang actually, marami pa rito, no? Iba-iba. May Uno, may iba-iba eh. May XIX, may Trubatip, may Uno, marami. Kasi marami, pag-uukayin natin, mauubos ang oras natin dito. Ayan o, may Rider pa dito, isa pa o. Iba-iba, halo-halo yan, aloy, halo-halo rin ang mga size. No? So ayan, sa mga ano, Stella, sa mga preno, mga ganito o. Mga 300 daw, combo shifter. No? Sa mga rice naman natin, Stella, o bakal, 100 daw. Isang gross na. Pares na gulong na. 100 pesos lang. O, yung mga naghahanap daw ng mga rayos dyan. Kompleto rito. Simula 26, 27, 29. At saka, minsan may chamba pa na size 20 rito. Marami. Sandaan na lang daw para sa harap at likod na gulong. Sa mga saddles, te, kano? Ayan, sa mga 50 pesos na lang daw to. Itong mga saddle dito, pag naghahanap, no? Sige, 50, may 100. So, okay na lang daw yung maghanap dito. Dito naman, sa mga ano, caliper brakes, tsaka RD. Caliper brakes, 200. O, mga caliper daw natin, 200. Okay? So, okay na lang ang pumili. Okay, mga bayaw. So, yan po, no, ang update natin dito kay Atomic, no? Dito kay Global Craze, no? Dito sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Check nyo na lang dyan sa aking no, description box tsaka sa comment section yung aking mga nilagay dyan para makontakt nyo sila, no? Mabili isang vlog lang natin to sa kanila, no? At syempre, huwag nyong kakalimutan, no? Abangan yung aking bike check, no? Ng pinaka ano, murang budget meal na ano, na MTB na 27.5 na nilabas nila, no? Naka-hydraulic pa si Atomic Assassin na 27.5. Alright? Let's go! So, yun na nga, no, mga bayaw, no, ang latagan ni Global Craze, no, dito yan sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. So, if in case na gusto nyo puntahan, eh, ano, nandun lang naman yan, no, sa kanilang shop. So, just in case na bibili kayo, ayun, madali naman kausap din yung mga tao ron. Eh, baka mamaya may mga nire-repero, nire-retoke kayong mga bike, kailangan nyo ng mga pyesa. Ayun, marami doon, no. O kaya yung mga gustong rumakit, pwede naman. So ngayon, itong susunod naman natin, no, yung aking ano, yung aking bike check, no, sa napakamurang budget bike, no, may halagang 5,000 Atomic Assassin, no, 27.5 na MTB, eh naka-hydraulic pa. So ayan, ha, check nyo na para makita nyo, no. Alright, ito ang ating
double header na video ngayong araw na to. Alright? Let's go! Yun na. Let's go, mga bayaw. So, nandito no, sa harapan ko no, si Atomic Assassin MTB 27.5 no. Ito yung sa palagay ko no, yung pinakamurang budget bike na alloy no na MTB ngayon sa market, kasi hydraulic brakes na to no. At ang presyo nito, para hindi na natin patagalin, 5,000 lang, di ba? Naka hydraulic brakes ka na. So alamin natin yung kanyang specs, alamin natin yung kanyang description, at syempre yung mga piyesang nakakabit sa budget bike no, na si Atomic Assassin 27.5 na MTB. Alright? Let's go! So nakikita nyo po no yung kanyang head tube no, simula dito hanggang dito ang haba po niyan ay 100 mm no. Naka-integrated na straight tube po to no na head tube. Ang ginamit po sa kanyang headset ay bulitas lang po no, ball bearing no. Head tube, top tube, saka down tube, nakaano pa po no, naka-TIG welding pa, hindi pa po smooth welding. At wala po siya, pansin nyo, wala siyang ICR no. Naka-regular lang po. Nagapang yung kanyang mga kable no. Sa top tube niya no, nandiyan nakalagay yung kanyang model no, yung branding ng kanyang model na si Assassin no. Papunta rito sa part na to, yung top tube niya malapad no. Ayan, ang ginamit po sa kanyang pintura ay gloss na kulay green no. Tapos sa pababa naman po ng kanyang down tube, ayan po nakalagay si Atomic no. Hindi po siya sticker no, ang ginamit po sa kanya ay paint no, na branding no. Tapos dito yung lagayan ng kanyang battle cage no. Sa part na to, starting bottom bracket, ang nakalagay naman po dito na makikita nyo ay yung TIG welding niya no. So ito pong batalya ay gawa sa T6061 T6 alloy no. Tapos ito naman po yung kanyang seat tube no. Simula po dito sa seat clamp hanggang dito no sa bottom bracket, sinukat po natin siya no. Ang haba niya po ay 44 cm. Ito naman po top tube niya, simula dito hanggang dito, ang haba naman po ay 51 cm po, no? Dito naman po sa kanyang seat stay, may butas po no, just in case na gusto niyo lagyan ng rear carrier, pwede naman no, may abang na butas. Makikita niyo rin dito sa seat stay niya, mayroong bridge, no? Kung gusto niyo lagyan ng tapalodo, kung anong gusto niyo gawin, pwede naman po, no? Ang ginamit dito ay square bar, no? Naka-square bar siya, no? Na pormaan. Tapos ito, nakalagay yung kanyang produce to perform no. Yan naman lagi ang slogan ni Atomic no. Chainstay ganun din no, mas malaki, pero actually parang pantay lang po sa seat stay no. Naka square bar din yung kanyang pormahan no. Naka 3x po to no, na crank no. Steel pa po yung kanyang crank no, kasi budget bike nga po. Tapos yung kanya naman pong haba ng crank arm, syempre 170 mm, 9/16. Ito po yung kanyang RD no. Yan yung kanyang RD. So walang branding, ganun din po yung sa kanyang crank no. Pagdating naman po, check natin sa kanyang crank no. Nakaano na lang po to yung mga gawang China na sealed bearing no, na bottom bracket. So just in case na no, unti-untiin na lang palitan no. Pero pwede to para sa 5,000. Sulit to kasi naka-alloy ka na, naka-hydraulic ka pa no. Thread type lang yung kanyang sprocket no, na 7 speed. Tapos ayun yung hub niya. So yung hub niya po ay hindi pa po siya quick release, ordinary pa lang bakal no. Meron siya rito
RD protector, no, na steel. Tapos ito yung kanyang RD po, no, na nakasalpak dyan, no? Check nyo lang, no, yung chain, ayan po yung kanyang chain, no. Tapos yun nga po, ito yung kanyang 160mm na rotor, no, na disc. Tapos bolt type siya, no. Meron siyang stand, no, pero yung stand niya ay bakal pa, no. Sa rims naman po, hindi ako sure kasi kung teka, check natin. Yun, naka double wall pala, naka double wall tong kanyang rim. Tapos yung kanya naman pong spokes and nipples ay bakal pa, no. Naka shredder valve lang po ito. Tapos ang gulong po nito ay 27 by 2.125, no, 27.5 by 2.125, no. Ayan lang po yung kanyang tread ng mga knobs, no. Ano lang siya, pang cross country, pero pwede na. Bakal yung kanya pong seat post, no. Ang seat post niya ay bakal 27.2. Ang haba naman ito ay 300mm. Tapos hindi pa to ano, hindi pa to alloy, steel pa. Okay? Pero yung kanyang quick release ay alloy na po, no. Tapos pagdating sa kanyang pedal, syempre yung pedal niya, since budget bike to, plastic lang, no. So kung para sa inyo wala tong kwenta, edi palitan niyo na lang ng seal bearing, no. Kasi talagang pagka budget bike or kahit hindi budget bike, laging walang kakwenta-kwenta talaga yung pedal na nakakabit. So palitan nyo na lang, okay? Ito yung railings niya, bakal din, no? Tapos sa upuan naman, so maganda yung kutsyon ng kanyang upuan, no? Pero hindi pa siya ginamitan ng synthetic rubber, synthetic leather lang po. So iwasan nyo na lang po itong mababad sa araw at saka sa ulan, lalo na pag ang garahe nyo walang bubong, eh iwasan nyo pong matenga siya ron kasi magbibitak-bitak siya agad, no, para hindi masira. Okay? Tapos dito naman po sa part naman po, no, ng kanyang cockpit set, no. Yung stem niya alloy pero yung kanyang manibela bakal pa po, no. Apan na, no, sukat, no. Ang haba po nito, sinukat ko. Maiksi lang talaga siya. Lumalabas na ano, na nasa 600mm lang yung haba ng kanyang manibela. Pero meron naman po siyang palm rest, no. Tapos meron siyang hawakan dito para medyo kung meron kayong ano, bibiling ulam, eh, sabit nyo dyan. Okay, ito sa kayo na asawa nyo bumili ng bigas. O, pwede nyo isabit dyan. Hindi, joke lang. So, yun yung mga nakikita ko, eh, no. Tapos, ang ginamit sa kanyang shifter, no, 3x2, ni Skillful, no. Skillful yung kanyang shifter. Yung kanya pong hydraulic brakes, no. Ang hydraulic brakes niya po ay, ito naman po, yung kanyang hydraulic brakes para makita nyo. Okay, so, ayan ha. So, naka-hydraulic na po ito, no? Yun ang advantage nyo rito. Tapos, ayan po, oh, super sale na po yan. Maganda rito kay Atomic Assassin. Marami silang kulay. Actually, limang color variant yung nilabas nila, no? Meron silang green, may red, may cyan blue, may blue, at saka, kung di ako nagkakamali, may orange pa ito, eh. O parang red, ganun. Ganun ang dating. No? So, lima color variant nila nito. Naka-coil type pa ito, ha, na Atomic. Na ano rin, no, na fork. Tapos meron siyang manual na lockout, no. Tapos ang travel naman nito ay 70mm. Ano lang ang stanchion nito, no, 30, no. Tapos yun nga lang, hindi pa to alloy, steel pa, no. Ganun din kung ano yung nasa likod, yun din ang nasa harap, no. Yung kanyang rims ay ano po, no, double wall na may reflectorized. Tapos yung kanyang spokes and nipples ay bakal pa, no. Gulong natin ay 27.5 by 2.125. naka shredder valve pa po to, no. So i-upgrade nyo na lang unti-unti, no. Bakal yung kanyang hub, hindi pa to naka quick release, no. So palta mo na lang pa unti-unti, bakal pa kasi. Tapos 160mm yung haba ng kanyang rotor. Tapos ayan po yung kabita ng kanyang caliper hydraulic brakes, no. Yan. Pero nilagyan pa niya ng adapter. So para ano, maganda yung kapit ng kanyang caliper hydraulic brakes. Sa grips naman, okay naman yung grips niya, no. Hindi naman ano, hindi naman tinipid. Actually, gusto ko yung mga ganitong grips, eh. Masarap siya sa kamay, no. Kung gusto niyo gamitin, okay na okay yung ganitong grips. Hindi kasi ako mahilig sa mga grips na maaarte yung mga mamahalin. Okay na ako sa ganito. Pero kung kayo gusto niyo palitan, pwede naman, no. So ngayon, no, yun na nga sinabi ko na nga sa inyo kung magkano, no, ang presyuhan ngayon nitong si ano, si Atomic na tawag rito na Assassin, no. So ito po ay ano, no, nagkakahalaga ng 5,000 pesos lang, no. So napakamura nito, di ba? Sa lahat yata ng nakita kong budget bike,
dito sa Quiapo na alloy, ito ang ano, pwede kong i-recommenda sa inyo, no? Naka super sale talaga dito kay Global Craze yan. So basta Atomic, dito lang kayo magpunta kay Global Craze, kasi sila lang yung ano, official distributor ng Atomic products, no? Okay? So hanapin nyo lang dito si Aris, hanapin nyo si Stella, hanapin nyo si Charlene, tsaka si Tawe. O ayan, no? Sinabi ko na lahat sa inyo, no? Nandyan sa comment section at tsaka dyan sa description box yung details, no? Kung gusto nyo tumawag dito para ano. Pinakamaganda, pumunta na kayo rito para makapili kayo, no? Open naman sila simula Lunes hanggang Lunes, no? Actually, alas 7 pa lang ng umaga, bukas na to. Kaya punta kayo rito, no? Maraming kulay, no? May orange, merong green, merong cyan blue, merong royal blue, at saka alam ko meron pang red. Okay? So just in case na gusto nyong bumili, eto, tamang-tama to, 5,000 lang. Alright? So sa mga aking mga subscribers, no? Like, share, and subscribe, Dino Boy TV, para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Ano pa? Siyempre, yung mga kaibigan ko dyan, no? Sa Norway, sa Singapore, sa Japan, Thailand, Vietnam, Indonesia. Siyempre, dyan sa ano rin, Canada, sa US, no? Lalo-lalo na dyan sa Los Angeles, no? Sa West Coast, tsaka sa East Coast. Kumusta po kayo? Ganun din po sa mga subscribers ko dyan sa New Zealand, no? Sa Hamilton, yung Pinoy bike community natin dyan. Hello po sa inyo. Siyempre, yung mga taga United Arab Emirates, yung mga taga Kingdom of Saudi Arabia, kumusta po kayong lahat dyan, no? At sana'y ride safe lang palagi. Ingat-ingat, okay? No helmet, no ride, mga bayaw, no? Ano pa, no? Siyempre, yung mga kaibigan natin dyan sa Tel Aviv, sa Israel, no? Kumusta po kayo, yung mga Pilipino dyan? Siyempre, sa Hawaii, US Virgin Island, sa Guam, sa Saipan, at siyempre, sa Norway, sa Poland, Switzerland, sa Sweden, at siyempre, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then, mga bayaw, no? This is Dino Boy TV saying, peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.